Day 3 na namin dito sa Bora at syempre bago gumala ang mga person ay nagbreakfast muna kami dito sa restaurant ng hotel na aming pinag-iistayan. Ganito nga pala ang dagat dito tuwing maga, high tide na ay ang lakas pa ng alon. Dito lang naman siguro sa part na ito dahil nakasigida na ito sa dagat. Hindi man lang tuloy kami makababa dito sa beach para makapaglakad-lakad. Maaga nga pala kaming nagsigayak ngayon dahil kami ay mag-island hopping. Uy, island hopping, may panibago na namang may experience ang mami. Isa daw ito sa mga activities na hindi pinilalagpas ng mga turista dito sa Boracay. Nandito kami ngayon para makahanap ng mura-murang island hopping tour package. Pagkatapos makipag-deal at makapagbayad ay hinantay na namin ang sasakyan namin ng bangka. Nasa 1,200 per person ang bayad. Bukod sa ililibot kami sa iba't ibang island ay mayroon na rin ditong free lunch. At tatagal nga daw ng hanggang sa 4 na oras ang pamamasyal namin sa iba't ibang isla dito. Kaya't karamihan nga sa amin ngayon ay nakasuot ng pangmalakasang rash guard. Huwag kakalimutang magbaon ng maiinom dahil mahal na daw ito patating sa mga island. Lalong-lalo na ang sunblock kung ayaw mong matusta sa init ng araw. Hindi pa man ngayon mukha na akong natusta kaya nga't nakabalanggot na yung nakashades pa ang mami. Lahat nga kami ngayon super excited lalo na sa katulad ko ngayon pa lang ito ma-experience. Salamat na lang talaga sa boss namin dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi kami makakarating dito. Dahil sa alam namin na magastos ang pagpunta rito ay inaalala din namin yung mga anak namin na may pasok pa sa eskwela. Kaya't nung matuloy ang lakad namin ito ay saktong kababakasyon lang ng mga bata. At sinigurado nga namin na kami ay wala nang nakapending sa trabaho gaya ng mga financial reports. And speaking of financial, maraming thank you talaga sa suporta ng boss namin. At bilang department head namin ay siya talaga ang nag-e-effort para magkaroon kami ng isang maayos at masayang team building. Matagal-tagal na nga rin kami hindi nakapag-outing ng ganito. Dahil bukod sa nagka-pandemic ay marami din kami hindi maubos at hindi maiwang trabaho sa opisina. Pero ang ilang taon na yon ay bawi na ngayon. At sa stressful nga naman naming trabaho ay deserve naman naming makapag-relax at makapag-enjoy ng ganito. Hindi ko nga pala naitanong kung ano ang tawag dito sa unang hinintuan namin na island. Pero ang ganda at ang aliwalas talaga ng tubig dito. Tapos ay naliliman pa kami ng maraming puno mula dito sa mga bato at bundok. Sa ibang sulok nga dito ay may mga turista na nagpipiknit sa ilalim ng puno. May mga nagpaparent din dito ng crystal kayak. May mga naglalako din ng perlas at ice cream. At ito na ngayon nababalitaan ko noon na mahal nga daw ang ice cream dito. Yung Cornetto ice cream nga ni Manong ay sa 20 pesos ang isa. Medyo mahal pero sakto lang din dahil sa hirap ng pagtitinda sa iba't ibang isla dito. Siyempre nga naman ay nasa Bora tayo. Kung gusto mo nga naman ng mura ay pwede ka nang bumili dun sa inyo pag uwi mo. At iba ang mga vendor dito guys. Kung wala kang dalang cash pambili ay pwede mo naman silang i-Gcash. O diba daig pa ako dahil ako na may walang Gcash. Pagkatapos dito ay nagsisakay na kami ng bangka at lilipat naman daw kami sa ibang isla. Medyo papatanghali na kaya't doon naman daw kami kakain ng tanghalian. May nakasalubong pa nga kaming mga nakabanana boat. Kaya't sabi ni boss ay sasakay din kami mamaya dyan. Malayo-layo din itong pinuntahan naming island kaya ayan at gutom na mga person. Okay nga lang din pala na medyo gutom na kami para masulit itong napuntahan naming eat all you can resto. Pasama na nga pala ito sa tour package na binayaran namin. Ito nga pala yung serving plate. Ay, plato ko pala yun. Ang tawag nga pala sa resto na ito ay mega paraw. Di ko lang sure pero yun kasi nakasulat sa pader nila. Sulit nga pala ang eat all you can na ito. Baka generous nila lalo na dun sa steam scallops. Halos isang planggana yata nito ay naubos ng grupo namin. Mura siguro ito dito. May live acoustic singer pa dito. In fairness, ang ganda ng boses ni Manong. Pagkakain at pagkapahinga ay may nakausap na kami para sa sasakyan namin na banana boat. Siyempre, dapat lahat ay naka-life vest. Baka bigla ka nga naman tumilapon sa bilis daw nito. Yung mga gamit naman namin na hindi pwedeng mabasa ay inilagak naman sa speedboat. Gaya ng mga cellphone, bag at chinelas. Hindi ko lang sure pero nasa mahigit kumulang 3K yata ang rent nito. Ang sarap nga naman ng ganitong bakasyon at adventure. Okay lang din sa akin yung kahit paminsan-minsan lang para mas lalong nakaka-excite. Para bang ang layo mo sa mga problema at stress sa buhay. At maalala ko nga pala itong hacker na nakapagpa-stress sa akin itong nakaraang araw. Kagabi lang ay sinubukan kong bawiin sa kanya ang aking FB account. Para mabuksan ko ang aking FB ay kailangan ko pang magpalit ng password. Kaya lang ay bigla din naman akong nalalog out. Kaya't nung one time na makapag-login ako ay chinek ko agad ang aking security setting. At dun ko nga nakita na cellphone number na pala ni hacker ang nakasave dito. Naku, at nanginginig pa nga ang aking mga kamay sa pagmamadaling mabura ito. Agad-agad ay ipinalit kong muli ang aking cellphone number dito. At yun na guys, wasiwas na si hacker. Out na siya sa pamimiste sa aking FB account. Kaya ngayon ay nagsilbi na itong lesson sa akin. Huwag basta magtitiwala sa mga FB friend natin na nanghihingi ng Gcash, baka hacker na ito. Huwag din tayo basta magsesend ng mga cellphone number, 6-digit at 8-digit codes. Isa yan sa ginagamit na modus ng mga hacker ngayon. Sa pamamasyal namin ay nadaanan namin itong Crystal Cove, Magic Island at Crocodile Island. Sa wakas ay nakita ko na rin itong nababalitaan kong mga nakabangkang naglalako ng buko dito sa Boracay. Ito nga daw ay nagkakahalaga ng 100 pesos per peraso. Sabi ni Manong ay mayroon din namang tig 50 pesos kaya lang ay ikaw na ang bahalang magbukas nito. Hay, kajaming mo ba Manong? Pwede nga din pala silang i-Gcash kung wala kang dalang pambili. Sa totoo lang ay napapahanga talaga ako sa kanila dahil kahit gaano kahirap ay napapagtiyagaan nila ang ganitong klase ng hanap buhay at marangal na trabaho ito. Nakakapagtaka lang yung iba kung bakit naaatim nilang
nilang gawing hanap buhay yung pang-scam at pangluloko ng kapwa. Kagaya na lang ba ng mga hacker, malalakas naman siguro ang mga katawan pero ayaw magbanat ng buto. Kaya't sabi ko nga si Lord na ang bahala sa kanila, nawa ay maliwanagan ang kanilang mga puso at isipan. Kami nga pala ngayon ay nakahinto dito para makapag-swimming at snorkeling yung ibang mga kasama namin. At kami nga hindi marurunong lumangoy ay nag-aaurahan lang naman at nagpipicturan dito sa ibabaw ng bangka. Meron din dito sa amin na kunwari ay magsuswimming at maglulublob panandali sa tubig, yun pala ay para jumingle. After nito ay tapos na ang oras para sa tour namin ito. At pauwi na kami nung maalala namin na hindi pala namin napuntahan yung kasama sa tour package na Hatkawa. Pero di bale at mabalik pa rin naman kami dito. Charot.